Hello guys! Welcome muli sa Noah's Garage. Sa video nito, tayo ay magdidichrome ng door handle ng Montero Sports natin. Pero bago tayo magsimula, mag-subscribe muna kayo. Yung. Okay guys, baka sabihin ninyo na bakit i-dechrome pa itong door handle ng Montero ko, eh kulay black na siya. Actually guys, cover lang yan ano, so pakita ko sa inyo ano? Yan, cover lang siya, ito yung pinaka door handle niya. So tatanggalin natin ito, itong cover na ito, para ma-expose yung mismong stock na door handle niya. At ang gagawin natin dyan ay tatanggalin natin yung mismong handle para mapintahan natin ng spray paint, no? So may dalawang paraan guys para ma-dechrome ang door handle ninyo. Kung sakaling chrome yung inyong door handle, may dalawang paraan. Yung una is spray paint, yung ikalawa decal, no, yung sticker na decal. So pagka spray paint ang ginamit nyo, tandaan niyo na yon ay permanente na, so hindi nyo na maibabalik yon sa chrome, okay, sa silver na color. So dapat decidido kayo guys kung gusto nyo i-dechrome talaga yung inyong mga door handle. Ako naman, matagal na akong naka black na cover, so I'm pretty sure naman na talagang gusto ko na siyang i-dechrome, no? Gusto ko na talagang itim na, permanente na. Okay? Kaya ang ginawa ko dito ay cover lang. Hindi ko siya talaga nilagyan ng paint or ng pinadikal. Bumili lang ako ng cover. Pero ngayon, ang gagawin natin, pipintahan ko na siya. Permanente na. Pero kung sa inyo, kung gusto niyo na hindi pa permanent, na gusto niyo ibalik sa chrome sa future, ang choice niyo ay ang decal, no? Pero syempre, yung mga decal stickers na 'yan ay medyo may kamahalan. Pag nagpa-decal kayo, service kayo, pinakamura niyan mga 2,000 pesos. So medyo mahal siya, no? Kaya kung i-spray paint niyo, mas makakamura kayo. Pero yun nga lang, ay permanente na siya. So choice niyo 'yun, guys. So kung gusto niyo ay spray paint, i-permanent black niyo ang inyong door handle, ang video ng ito ay para sa inyo. So may dalawang paraan din kung paano mag-spray paint ng door handle. Una, hindi nyo natatanggalin yung pinaka door handle ninyo. Lalagyan nyo lang ng cover yan lahat para hindi mapintahan yung surroundings niya. At dito na kayo mag-spray paint direkta. Yung ikalawang paraan ay yung tatanggalin natin yung mismong door handle, na which is mas madaling paraan yun, ano? So ituturo ko sa inyo yun, yung pangalawang paraan na yun. Tatanggalin natin yung mga door handles na yan at pipintahan natin siya. Okay? So ano ba mga kailangan natin sa DIY na ito? Okay guys, ano ba yung mga kailangan natin sa DIY job na ito? Syempre, ang pinakakailangan natin yung ating pintura mismo. Spray paint na flat black. Yan. So makita nyo siya, kalagay dyan, flat black. Ito ay Samurai na brand. Okay? So hindi siya Bosni. Yan. Tapos kailangan din natin ng flat clear. No? Clear coat, no? Para sa ating clear paint. After natin pintahan ng black, papatungan natin siya ng clear paint, no? Para mas matibay yung ating door handle. Kahit na bukas-sara, hindi siya matutuklap agad. Okay, so meron din tayong alcohol pangtanggal ng adhesive ng ating door cover. Pag tinanggal natin, may adhesive pa yun. Kailangan natin ng alcohol tsaka ng basahan, kasi lilinisin pa natin yung ating door cover, I mean yung door handle natin, para bago natin pintahan. Tapos kailangan din natin ng prying tool, no? Meron tayong gomang tatanggalin sa gilid ng pinto para matanggal natin yung door cover natin, yung door handle natin. Okay? Tapos meron din tayong T-wrench na set, no? Pwede nating gamitin yung T-wrench or itong mismong wrench na ito. Tapos gagamitin natin ng extension. So mamaya makikita nyo kung paano ko to gagamitin, ano? At most likely ang gagamitin natin ay ito, itong Torx screw. Yan. Ito mismo. Okay? So kung wala kayo nito,
Maglalagay ako ng mga link sa aking description kung saan kayo makabili ng mga tools na ito. Okay? So, gagawin natin muna. Tanggalin muna natin yung mga cover na yan. Alright? So, ito yung adhesive na kailangan nating tanggalin na. Nabalik. Alright guys, so malinis na siya, no? Natanggal na natin yung mga adhesive. So, unahin nating buksan itong sa second row, no? Para matanggal tong door handle, guys, no? Sa loob niyan, merong mga goma tulad nito. Yan, to. So, tatanggalin natin 'yan using our plier, no? So, ito ay may screw sa loob na direktang pinagkakabitan nito. Okay? So pakita ko sa inyo ano. Tanggalin muna natin itong rubber na ito. Yan. Yan, ayan yung screw niya, no? So luluwagan lang natin 'yan, hindi natin tatanggalin ano. Counterclockwise using our T-wrench. Okay, so may technique dyan guys, no? So ang technique dyan, habang luluwagan natin yung screw na yon, tatanggalin natin ito. Okay, pag natanggal na natin ito, stop na natin yung pag-turn dito sa screw. Bakit natin gagawin yun? Kasi kapag nalaglag yung screw na yon dito sa loob ng door panel natin, nako, magbabaklas pa tayo ng trim, no? Ng door trim natin ito. Kailangan pa natin baklasin ito para makuha natin yung screw na yun. Kaya daan-daan lang yung pag-release natin ng screw. Kapag nabaklas na natin ito, tama na. Okay? So, pakita ko sa inyo, ano? Counterclockwise. So, huwag nyo tatanggalin yung screw. Piitin nyo lang. Yun. Yan, guys. So, ito yan. So, ito yung screw. Okay? So, iwasan nyo malaglag, ano? Tapos, meron siyang parang gasket dito. Mamaya, tanggalin natin yan. Pero, tanggalin muna natin ito, ano? Pagtanggal na ito, pull nyo lang, tapos pag ganun, ano? Yan, tapos natanggal na yan.
Okay. So ito yung parang mga rubber gasket niya. So lilinisin din natin 'yan. Maski ito. Okay. Yan. All right. So the same procedure lang dun sa ating left side, no? Ganun lang ang procedure. So tanggalin natin yung may susi, no? Nandito naman 'yan, guys, no? So buksan natin. Ayan, ayan na yung screw, no? Okay. Alright guys, so tapos na nating tanggalin yung mga door handle natin. Tapos ko na rin natakpan yung mga gusto kong takpan sa likod. Tulad nito, ito yung susian natin sa driver side. Meron na rin takip yung susian. Tapos dito, tinakpan ko ito. Ito, okay lang to mapintahan, no? Itong kabilang side. So pipintahan rin natin itong ilalim. Okay? So ang unahin natin, flat black muna, siguro mga dalawang coat, tapos flat clear naman. Okay, samurai natin na flat black, no? So maganda kapag ka nag-spray kayo, meron kayong face mask, okay, para hindi nyo masinghot maamoy yung spray paint. Okay. Okay guys, clear coat naman ang ilagay natin, no? Flat black din ito. Okay? So ito yung second coat guys, no? Okay guys, so yung harap naman ng door handle, ano? So para dito, gagawin natin tatlong coat, okay? Saan natin?
Okay guys, so clear coat naman. No? Tatlong coat din. Okay guys, so nakalipas na ang 2 oras, pwede na natin siyang tanggalin, ano, yung mga tape natin. So matigas na siya, oh. Hindi na siya matutuklap. Okay? So, tanggalin natin. Kabitan natin to guys, no? Itong pinaka-gasket niya. Ito ay ilalagay para hindi pasukin ng tubig. Pagod na. Ayan. Wala. So, ikabit na natin guys, no? Ang kabit niyan, unahin natin itong mahaba. Yan. So yan siya guys, no. Pinta-pinta na ako. Ayan, ganda diba?
Ganda, di ba? So, ganun lang mag-de-chrome ng inyong door handle. So, kung gusto nyo ng decal, sticker, okay lang din naman yun. Okay? So, kung natuto kayo, nagustuhan ninyo yung video na ito, pwede yun na, i-like ito at mag-subscribe kayo guys. Ano? Maraming salamat. Sa ulitin.